Isang 39 na tinderong lalaki ang dinala sa emergency room dulot ng pagdudiwal at pagsusuka, pagtatae na may kasamang sakit sa tiyan. Matapos ang pagsusuri na tuklasang ang pasyente ay may temperaturang 38.5 degrees Celsius. May tuyo at mainit na balat, mahinang skin turgor, panunuyo ng bibig, sakit ng kalamnan at panghihina. Ang pasyente ay ngumingiwi at mayroong guarding behavior o umiiwas sa sakit. Siya rin ay maputla, nanghihina, nagduduwal at madalas na pumupunta sa banyo. Mayroon siyang pulso na may 90 na tibok bawat minuto. May paghinga na 24 na beses sa isang minuto at may presyon na 100 over 60 at may blood glucose na 90. Ayon sa pasyente, siya ay dumumi ng malatubig na mahigit 10 beses, nagsuka ng 8 beses. Wala siyang kinain o ininom na kahit ano mula noong nakaraang gabi dulot ng sakit ng tiyan at pagduduwal. Habang kumukuha ng panayamang nurse, sinabi ng kasama ng pasyente, ang kondisyon nito ay nag-umpisa 2 linggo na ang nakararaan matapos silang mag-iinom. Nabanggit niya rin na maraming nakain ang pasyente noon tulad na lamang ng sariwa at karneng hindi pa nailuto ng maayos. Ayon rin dito, matapos ang araw na iyon, nakaranas na ang pasyente ng pagduduwal at pagsusuka pagsapit ng umaga. Uminom naman ang pasyente ng over-the-counter drugs o mga gamot na maaaring bilhin sa butika para sa kanyang diarrhea at anti-emetic na nagpaginhawa naman ng kanyang pakiramdam kaagad. Ngunit nagpatuloy ang kanyang kondisyon kaya nagpa siya ang kanyang kasama na dalhin na siya sa emergency room. Ipinagawa ng doktor ang mga sumusunod. Mag-umpisa ng D5 LRS 1 liter, mabilis na patak ng 200 ml na ireregula sa 8 oras. Metoclopramide 10 mg IV para sa pagsusuka, test para sa ihi at dumi, at complete blood count. Ang pasyente ay sumailalim rin sa pagsusulit para sa trichinella antibody o kilala bilang ELISA at creatinine kinase. Matapos ang ilang oras, nakuha ang mga sumusunod na resulta. Mahigit pa sa 1,000 per ml sa ELISA. Sa complete blood count naman ay mayroon siyang mataas na eosinophils at ang kanyang hematocrit ay tumaas. Ang kanya ring creatinine kinase ay tumaas. Matapos kumpirmahin ang mga resulta, dinayagnose ng doktor na may trichinosis ang pasyente. Nabanggit ng kliyente ang mga bagay na nagdulot ng kanyang kondisyon. Inadmit at inilipat ang kliyente sa medical ward para sa kanyang paggagamot. Hindi ba pamilyar sa iyo ang sakit na ito? Halina't, ipapaliwanag ko. Nakararanas ba ng pagduduwal? Madalas na pagdudumi at pagsusuka? Nakararamdam ka din ba ng pananakit ng tiyan? Pagkapagod? Pamamaga ng mata at mukha? Pagsakit ng mga kasukasuan at ng katawan? Pangangati sa katawan at may lagnat? Kumonsulta sa doktor at baka trichinosis na yan. Ano ba ang trichinosis? Ang trichinosis, isang kilalang sakit na helminthic na kilala sa buong mundo at kilala rin bilang trichinellosis, ay dulot ng Trichinella spiralis. Ito ay nakukuha mula sa pagkain ng hilaw o karne na hindi naluto ng maayos tulad ng baboy o karne ng mga oso na naglalaman ng nasabing parasite. Sa digestive tract ng tao, ang mga uod ay nakawawala sa mga itlog at sila ay lumalaki sa maliit na bituka kung saan sila'y dumarami. Ayon sa Center for Disease Control and Prevention, umaabot ng 10,000 ang kaso ng trichinosis sa buong mundo kada taon. Pumababa na rin ang mga kaso ng naitatala dahil sa pagbuti ng pag-aalaga ng mga baboy at dahil sa pagbabala sa mga posibleng epekto ng pagkain ng mga hilaw na karne.
na ba ito nakukuha? Nakukuha ito sa pamamagitan ng pagkonsumo ng hilaw o sa karne na hindi nailuto ng maayos na kadalasang mga domestic o lokal na baboy. Ano ang pwedeng gawin upang maiwasan ang pagkakaroon ng sakit na trichinosis? Una, lutuin ng maigi ang karne sa ligtas na temperatura at huwag titikman hanggat hindi ito luto. Ang pag-iimbak, pagpapatuyo, pagpapausok, o pagma-microwave ng karne ay hindi matatag na paraan upang mamatay ang mga nakahahawang mga uod. Pangalawa, ang pagyayelo ng karne na may mas mababa sa 6 pulgadang kapal sa loob ng 20 araw sa temperaturang -15 degrees para patayin ang anumang mga uod. Pangatlo, linisin ng mabuti ang gilingan ng karne pagkatapos gamitin. Laging tandaan, ang maiging pagkonsumo o pagluto ng karne ay makatutulong upang makaiwas sa sakit. Kapag may naramdaman at may kasaysayan sa pagkain ng hilaw na karne, huwag mahiyang kumonsulta kaagad sa doktor o sa malapit na health center. Laging tandaan, ang prebensyon ay mas mainam kaysa sa solusyon. Ano ang maaaring gawin bilang isang nurse? Ang mga sumusunod ay maaaring ituro ng mga nurse sa kanyang mga pasyente. Ngunit maiging tandaan na dapat ay handa na ang pasyente o ang kliyente na makinig. Una, ipaaliwanag ang mga impormasyon, pinagmulan, sanhi at bunga, paano may iwasan at mga paunang lunas ng trichinosis sa pasyente sa pamamagitan ng visual aids kagaya ng PowerPoint presentation. Ipakita ang tamang gawain paano may iwasan ang trichinosis kagaya ng tamang paghugas ng kamay at paghahanda ng pagkain. Bigyan ang pasyente ng brochure na naglalaman ng impormasyon na iyong ipinaliwanag. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli!